So, yun na nga guys. So, welcome back again dito sa vlog na to. At sa vlog na to, ang ating lulutuin for this vlog is spaghetti. So, yun. Magluluto tayo ng spaghetti pero gawin natin ng special. Medyo special lang. Gagamit tayo ng meatballs. So, sa ibang lugar, ordinaryo na lang to. Pero para sa iba, medyo special na rin to. So, yun. Tara, at pakita ko na sa inyo yung ingredients. So, tara, let's go! So, guys, ito lahat ang ating mga ingredients para sa ating spaghetti meatballs. So, yan. So, meron tayo ditong ground beef ang ating gagamitin. So, meron din tayo ditong ground beef na binilog. So, binilog ko na siya kanina na nilagyan natin ng seasonings tsaka harina itlog. So, ganun lang. Then, may sibuyas tayo. Green bell pepper. Carrots. Meron tayo ditong seasonings. Guys, gamit tayo ng liver spread. So, ito rin. Ang ating tomato sauce, Filipino style, dahil Pilipino tayo, Filipino style. Then, meron din tayo ditong paminta. At ang ating spaghetti noodles. Or spaghetti pasta. So, yan lang ang ating ingredients. Medyo special. Dahil merong meatballs. So, tara at umpisa natin ang ating pagluluto. So, guys, ang ating unang gagawin ay lulutuin natin ang ating meatballs. So, yung iba kasi fresh na nakakabit ito pag habang niluluto na nila yung sauce. Pero tayo, gagamit tayo or pipirituin or yeah, pipirituin muna natin siya. Pero gagamit tayo ng air fryer. So, kumbaga, iprito lang natin siya ng kaunti para hindi malasog. Baka kasi biglang magkadurog-durog. So, iprito lang natin siya ng kaunti. So, lagyan tayo dito. Lagyan lang natin dyan. Actually, guys, na-try ko na ito na ipinirito dito. Gumawa na tayo ng sample. Kaya, okay yan. So guys, mayroon pa natira. So, ito muna unahin natin. So, pagka-play, mga 70 degree Celsius. Then, ang timer, siguro mga 8 lang. Saglit lang yan. So, after 8, ahunin, lagay natin yung mga balance. Or yung mga natira pang meatballs natin. So guys, after 8 minutes, ito na yung ating niluto. So, medyo naluto na yung labas at medyo hard na rin siya. So, kung isasama natin siya sa ating pagluluto ng spaghetti sauce, hindi na siya masisira. Guys, oh. Di ba? So, ilagay natin sa isang lalagyanan. Yan. So, meron tayong mantika dito. May tissue na nilagyan ko ng mantika. Pahit lang natin yan. And guys. So, ilagay na rin natin yung mga iba pa. Last batch. Meron pa rin tayo dito. Ito na yung last batch talaga natin. So, lahatin na yan. Yan na ang ating last batch. Saklit natin. Play. 70. Then, gawin lang natin mga 7 minutes, guys. So, yan. So, habang hinihintay na natin siya, start na tayong magluto ng ating sauce. So, guys, mainit na ang ating mantika at ang ginamit natin ay olive oil. Mag-isa na tayo. Umpisa natin itong sibuyas. Then, sasundan na rin natin ang ating ground beef.
guys, tapos na yung ating second batch ng pag-air fry ng ating meat bones. So, hayaan lang muna natin siya. Mamaya natin siya ikakabit. Pagkatapos, sunod na natin ang ating carrots. Saglit lang naman dapat lutuin yung spaghetti sauce. Kasi, saglit lang naman talaga maluto yan. So, kaya nilagay natin itong carrots para maluto rin. Sunod na rin natin ang ating bell pepper. Ang ating green bell pepper. Yung iba, hindi sila nagkakabit ng ganyan. Pero, para sa akin, gusto ko yung ganyan. May bell pepper. Yung iba, nagkakabit din ng mushroom. Wala tayong available na mushroom. Kaya, okay na yan. At ihalo pa. At kabit na rin pala tayo ng paminta. Guys, ilagay na rin natin pala itong ating spaghetti sauce. So, nakalimutan ko i-video. Pero naihabol pa rin. Dalawang ating biniling spaghetti sauce. Para may mga pangpuso mo pa tayo sa susunod. Saka marami ang ating karne. Yan guys. At pagkatapos guys, kabit na rin natin ang ating liver spread. Bakit tayo magkakabit ng liver spread? So, para sa akin kasi, Para lang may ibang texture o magkaroon ng ibang lasa na may lasang parang may ibang ano ah, yung parang may liver. Basta ganun lang. Yan, isa lang naman ang ating ikakabit. At pagkatapos guys, kabit na rin natin ang ating mga meatballs. Yan guys. So, halo-halo lang. Nasa sa inyo guys kung magkakabit kayo ng asukal na gusto nyo manamis-namis. Yung iba nagkakabit, condensed. So, ang ating kasi medyo, dahil ang binating sauce ay Filipino style na, medyo manamis-namis na siya at medyo maasim na rin. Well, ang original talagang spaghetti ay maasim. Pero dahil Pilipina tayo, mahilig tayo sa manamis-namis. So, tingnan natin mamaya guys. Pero sa ngayon, time muna natin maluto yung loob ng meatball. So, haya lang natin siya. At hihina lang natin apoy. So guys, tinikman ko siya, medyo maasim. So, magkakabit tayo ng asukal. Tansyahan lang guys, at depende na yun sa panlasa nyo. Okay yan. So guys, malapit na maluto. Hihalo-halo lang natin para hindi masunog yung ilalim o dumikit. Manikit yung ating mga karne, mga giniling sa ilalim. Hihalo-halo lang. Pwede naman na to actually, pero hinintay lang talaga natin maluto ng maganda yung balls, yung meatballs natin. Kasi yung loob, hindi pa gaano yun. Even though naano natin siya, naluto natin sa air fryer. Pero luto pa rin natin. Hintay pa tayo mga ano to guys, mga 10 minutes. At ready na yan. So guys, niluto ko na yung ating pasta. Dahil luto na rin naman ang ating sauce. So, hintay na lang natin ang ating pasta at ready to take a portion na tayo. So guys, luto na ang ating pasta at na-drain na natin yung tubig. So, tara at umpis natin ang tiki man portion. So guys, nandito na tayo sa tiki man portion at titikman natin ang ating spaghetti meatballs. Meatier spaghetti meatballs. So, yan guys. So, masarap din yan. Lagyan ng cheese. So, pwede siyang lagyan ng cheese. Pwede hindi. Nasa inyo yan. So, sa atin, hindi natin lagyan. Although, meron tayong cheese. Pero, okay na yan. So, nandito. Yan na.
Amoy pang ano ah, Jollibee spaghetti. So. Malinamnam na matabang. Ba't matabang? Pero malinamnam siya guys. Ang ating meatballs. Guys, gusto yung loob, promise. Siguro maganda to, ihalo na agad yung sauce sa spaghetti sauce niya, ay sa pasta. Para yung pasta is nanunuot na sa kanyang, or yung sauce pala, nuot na nuot, or suot na dun sa loob ng kanyang pasta. So guys, hanggang dito na lang itong vlog na to. Maraming maraming salamat sa panonood. At alam niya, pa-like at subscribe. So kita-kita ulit tayo sa mga susunod nating vlog. So kita-kita sa sunod. Bye-bye!